humanap ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day old na loans na yung kumanyaki ang nilalagyan ng magnegosyo sa bakuran. May seeds yan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ipili ang ating programa kasi doon. Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree ako dyan. Magandang araw, ako po si Amy Boyko. Dito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, kasama ko po ang aking guest co-host na si Doc Lina Policarpio. Hi, Doc! Hello, good afternoon, Amy. Doc, ikaw pala ay presidente din, ha? Paano ba yon? Hindi mapigilan na walang gawin. So, laging may ginagawa kahit nag-retire. Opo. At ngayon nga, nabanggit ko na presidente ka, meron pa tayo isang makakasama na presidente din. Ngayong araw, napupuno tayo ng presidente, no? Pero, introduce muna kita kung saan ka presidente at introduce mo din ang ating kasama kung saan din siya at pangulo. Yan. Si Doc Lina Policarpio po ay presidente of the UP Sociertas Mulerium. Tama ba? Sociertas? UP Sociertas Mulerium. Ayun po. Yeah. Yes. At ang ating pong makakasama ay si Dr. Patrick S. Solano, President of the UP Society of Men. Hello, Dr. Patrick. Good afternoon, Amy. Welcome sa lahat ng mga viewers. Hello po. At ang dahilan ng pagbisita ni Dr. Patrick dito ay ang nadidinig kong community pantry. Tama ba? Ano ba itong community pantry? UPSM Community Pantry. Yes. Tama yon. So, siguro para maipakilala kung anong gagawin sa UPSM Community Pantry, siguro, Doc Patrick, umpisahan mo muna pakilala sandali ng maikli yung UP Society of Men. Kasi sila yung talagang nag-isip nito. Sinuportahan lang po ng mga sisters, mga ng sorority sisters ng UP Sociertas Mulerum. So, Doc Patrick. Yes. Ang UP Society of Men is one of the first and oldest fraternity sa UP College of Veterinary Medicine. It was founded in February 14, 1957 by 17 young men na ang adhikain is to uplift the veterinary profession. So, habang tumatagal, lalong tumalakas yung aming profession, at kinikilala na kami as pillars of the industry. In 2022, it's going to be our 65th year. So, yun yung magiging anniversary namin. At saka, yung mga members namin, mga alumni namin, are prominent leaders in their respective fields, like in veterinary pharmaceuticals, in politics, and in the animal clinics as well, no? Pati sa mga farms. So ito, narito kami at naisipan namin magtayo ng community pantry kasi napansin nga namin nung lockdown, dumadami ang mga community pantry. No? Meron din sa Manila at saka sa mga probinsya. So naisip lang namin na why not help also yung mga pets natin because sabi nga namin, pets need ayuda too. So nahihirapan ng mga tao na magkaroon ng kanilang makakain sa basic, mga basic na pangangailangan. So sigurado yung mga pets natin ay nahihirapan din. So narito kami at nag-join forces kami ng aming mga sisters, mga sorority sisters, para ihatid yung tulong sa ating mga pet owners para mabigyan ng lunas o yung tulong yung ating mga pets. Nabanggit ni Doc Patrick na yung sorority sister. So yung UP Sociertas Mulerum naman, it was founded in 1982. And hindi mo natatanong, isa ako sa founders nito nga UP Sociertas Mulerum. And ang adhikain naman namin ay, kasi nung panahong yun, halos kalalakihan ang nasa veterinary medicine. Bihirang-bihira yung babae na pumapasok sa vet med. And naisip namin na it's about time for the ladies to take leadership positions then. So nabanggit nga ni Doc Patrick na yung mga brads namin nandun na sa mga kilala na sa industriya din. And ngayon sumusunod na rin yung mga sorority sisters in government service, in companion animal, in poultry practice, and all sorts of
practices in veterinary medicine. And alam natin nung pandemic, 'di ba, para itong pandemic, marami nag-alaga ng aso, ng pusa, at nagbibigay sila ng comfort and companionship, especially sa mga nag-work from home. Kamukha mo, yes. Amy, work from home ka, di ba? Parang, ito na lang yung... Reliever. Yes, yes. Sa mga estudyante na online, parang ito na yung nagbibigay sa kanila ng delineation ng work and school life and yung kanilang personal life. So tama yung sabi nga ni Doc Patrick na bakit hindi natin sila tulungan din? Tutal lang dito tayo sa industriyang ito. At siguro, Doc Patrick, kwento mo kung paano nag-umpisa yung concept na ito. Sabi mo, marami ganyan yung practice. O, pero paano mo siya naisip nung May? Sometime May, ang bilis-bilis ng planning nitong community pantry na to. Naisip ko lang yan. It started in May 15, ano, na ito ko sa office. Nag-iisip. Tapos na naisip ko, may mga sobra akong mga yun nga, yung mga imported na dog food, pati yung mga accessories, at saka yung mga may konting mga cat litter din kami na yung through transit, medyo nabubutas habang ini-import namin, pero good pa naman. So why not repack it at saka ibibigay na lang namin dun sa mga nangangailangan. So naisip namin yung unang, ang tawag nga namin is pet community pantry. Tapos meron kaming brand na nagsabi, why not make it community pantry? So parang mas maganda nga ang dating. So ibinato ko yun sa mga brads and then naisip ko, why not involve also our sisters para maging joint project natin, namin. And then ganun kabilis, nagtawag kami ng mga suppliers, nagtawag kami ng mga partners namin sa industriya at they were more willing to help sa aming proyekto kasi nakikita nila meron din silang mga sobrang mga produkto na kailangan nilang ibigay at makatulong sa ating mga pet owners. So ganun lang siyang kabilis nagsimula at yun, araw-araw namin tinatrabaho ni Nalina yung project na to, nagkakaroon kami ng mga ideas, pati yung mga sisters at saka mga brads namin na residente sa UPLB na gusto kong gawing ito yung maging project nila. Naging on board na agad sila. So they're very excited for this project which will happen on June 4 sa Los Baños sa Barangay Lalakay Elementary School, if I'm not mistaken. So it's going to be held from 1 p.m. to 5 p.m. sa Friday. Napaka-generous ng aming mga sponsors. Plus, on top of that, yung aming mga brads and sis na merong mga clinics, like Juris Vet, Los Baños, Central Bark, actually from Quezon City. And then si Vets in Practice will also be joining us to provide yung wellness check-up. And aside from that, meron pa kaming free rabies vaccination for the 200, 300 pets. And by the way, para marami yung ating maabot na mga kababayan, ililimit namin sa 2 pets ng bawat pet owner. Para naman siyempre, di ba? Kasi nga, gusto natin marami ang kinabang. Oo, marami ang kinabang dito sa proyektong ito. At hindi lang dito sa Los Baños magtatapos ito. Doc Patrick, baka gusto mong i-share nung nalaman nito ng ibang brads, saan daw nila gustong dalhin ang community pantry? Yes, unang-una, magpapasalamat muna ako sa Bureau of Animal Industry na headed by our grad na si Director Ryan Morales sa pagbibigay ng 1,000 doses of rabies vaccines, ano. So ito'y gagamitin namin sa mga projects na sunod-sunod na gagawin namin. After Los Baños, we will do it in Dasmariñas, Cavite kasi nag-volunteer nga yung isang grad na gawin daw dun sa Dasmariñas, Cavite. Then we will do it in Metro Manila, in San Juan, in Pasig, Antipolo, and in Tanay. So, doon sa mga bayan na yan, pupunta kami. At kung meron pang nangangailangan, just give us a call or mag-message lang kayo sa aming Facebook. At pipilitin namin na puntahan kayo hanggat merong magdudonate, hanggat merong kaming makukuwang mga goods and cash, no, to purchase yung mga products, yung mga vaccines, mga medicines, para matulungan namin ang mga nangangailangan ng mga aso at pusa ninyo.
And nagpapasalamat din kami sa Office of the Vice Mayor ng Los Baños, Laguna, UP College of Vet Med na Student Council. Sila ay tumulong din sa atin dito. At mga volunteers, nakakatuwa kasi may mga volunteers din na gustong tumulong sa Friday. So sa ating mga tagapakinig, June 4 po, Friday, 1 to 5 p.m., Barangay Lalakay Elementary School in Los Baños, Laguna. At Doc Patrick, hinihintay ni Miss Amy na makarating tayo ng kanilang lugar sa Nueva. Yes, opo. Sana makaabot ng Nueva Ecija at makahingi ako ng dog food. Bibigyan ka ni Doc Patrick ng dog food. Imported daw, Doc Lina eh. Yes, yes. Oo, huwag kang mag-alala, Amy. Hanggat kaya namin, pupunta kami yan. Lalo na pag medyo nag-lighten na yung mga restrictions on travel at lahat tayo yes. ay babakunahan na, no? Medyo gumaganda na nga yung flow ng ating economy at saka pati yung movement ng mga tao. So rest yes. assured, pag kinailangan kami sa kahit sa malalayong bayan, katulad ng Nueva Ecija, ay pupunta kami para bigay sa inyo ng tulong. Opo. Eh, Doc Lina and Doc Patrick, halimbawa naman, ako ay gusto ko mag-donate, no? At nakita ko nga na maganda itong inyong idea, itong event nyo. Saan ako pwede mag-drop off ng aking mga donations? Pwede kayong i-like yung page namin, yung UP Society of Men. You can message us there. Or you can also contact me at my phone number. It's 0917-627-0180. You can text me or message me. Pwede rin sa Viber or Messenger. Hanapin lang niyo ako, Patrick Solano. And then, I will accept all your donations, maliit man o malaki. Basta kung may excess kayo sa inyong bahay, excess kayo sa inyong mga tindahan, o excess kayo sa, halimbawa kayo ay isang negosyante na nasa gantong industriya, kung gusto niyo mabawag yung tulong, tatanggapin po namin yan. At kami na po ang maghahatid dun sa mga tao na nangailangan. Sila na po ang pupuntahan namin. Yan. Ay, naku, looking forward po tayo dito. At nakita ko, sabi nyo kanina, merong free check-up, merong free rabies vaccination. At nagpapasalamat kami sa Manila Times TV sa pagbibigay ng pagkakataon sa amin na makapag-imbita sa ating mga kababayan, especially dun sa taga Barangay Lalakay in Los Baños, Laguna. Maraming salamat po. Maraming aso at pusa na matutuwa sa inyong proyekto. Thank you, Miss Amy. Thank you, Doc Patrick. Thank you, Lina. Thank you, Amy. Have a nice day. Thank you po. At Doc Lina, para sa ngayong araw, ang ating episode naman po ay gulayan sa paaralan. Kaya abangan po yan ng ating mga kababayan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Agree kami dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Doc Lina, kanina may nakasama tayo galing sa UP. So this time naman, ibang eskwelahan na naman po ang ating pupuntahan. At meron po tayong makakasama. Siya po, si Sir Roger Tamundong, Education Program Supervisor in EPPTLE ng DepEd SDOQC, NCR. At saka si Principal Silverio Ostorco, Principal ng 1DS of San Diego Elementary School. Siya po ang person behind Crops in the Cloud Sky Garden. So, ito pong proyekto nila ay gulayan sa paaralan. Hello po mga sir. Good afternoon. Yes, good afternoon ma'am. Nakakatuwa naman itong proyekto niyong to. So, magandang umpisahan na natin, Miss Amy, kasi para mapag-usapan ng husto itong Crops in the Cloud. Ba, tama ba? Yes, ma'am. At ito ay brainchild ni Mr. Tamundong. Tama po? Yes, ma'am. Oho, pwede pong i-share niyo sa amin, paano nag-umpisa itong idea na to? Good afternoon po sa lahat po ng nanonood at sa lahat po ang ating host sa hapong ito. Yung pong Crops in the Clouds na makikita po natin sa paaralang San Diego Elementary na kung saan ito po ay kakaiba. Kaya nga po nasabi natin Crops in the Clouds kasi po ito po ay ginamit po namin
ang fourth floor o rooftop ng aming pong mga buildings na kung saan kung nandoon ka po ay parang ang feeling mo po ay nasa ibaba ka lamang dahil halos lahat po ng mga tanim at lahat po ng gusto mong makita ay hindi naging imposible. Bagkos ito po ay lahat ay aming pong naisagawa. Kaya nagiging kakaiba ang innovations na nagawa ng ating pong punong guro na si Sir Silverio Istorco. Siya po lahat po ang nag-initiate po nito with the help of yours truly and of course ang Schools Division's Office. Ganun din po ang ating mga partners na Agricultural Training Institute at ang Joy of Urban Farming na ito po yung pinamumunuan ng aming pong butihing mayor na si Joy Belmonte. So yan po ang naging dahilan at nandun din po siyempre yung commitment, ano po yung fashion. Kaya po naisagawa at hindi po naging naging posible po ang lahat. Yan lang po. Opo. Bali, ang tatanungin ko naman po ay si Mr. Principal dahil nga sabi niyo po siya talaga ang nag-conceptualize na itong sky garden na ito. No? Sir, sa maliit na lugar na meron kayo doon sa inyong fourth floor, napakadami ko pong nakita. No? Meron pang ubas at meron pa kayong iba't ibang tanim. So, paano niyo po naisip at paano nyo na-maximize yung space? Ano-ano po yung mga ginamit nyo na planting, processing? Maganda kong hapon po sa ating mga tagapanood sa Manila Times TV, kay Ms. Amy at kay Doctrina. Actually, itong Gulen sa Paralan na program, isa sa mga flagship project ng Department of Education under Deped Order Number 89, Series 2015. Ito na-implement itong project nito. Ang goal ng project nito is promote vegetable production and consumption among school children. Ito ay under ng Health and Nutrition Council ng ating department. Actually, na-conceptualize namin yung Traps in the Clouds at kasi nga most schools sa NCR, sa National Capital Region, particularly Quezon City, wala na kaming mga vacant lots na pagtataniman and like sa provinces. Very fortunate kami kasi under the previous administration ng Quezon City, si Mayor Bautista, yung mga bagong building na pinatayo niya, mayroon siyang rooftop. So, pwede mo ma-utilize sa school garden. Yun. So, na-utilize namin ito kahit na ito ay napakalit na spasyo lamang, pero na-maximize namin yung space. Kaya nang tinawag na crops in the clouds kasi we plant different kinds of crops like okra, ganyan, talong, sili, etc., gabi. So almost more than 30 vegetables ang nasa garden namin. May mga poultry production din kami sa taas. Meron pong ano, poultry production, manok? Poultry. Mayroon din, may integrated. Kumbaga sa ecosystem. Matulungan dyan. Yan po, sana pong matulungan ako, kami. Nakakatuwa kasi sabi nyo, 30, more than 30 crops yung nandoon na napatubo nyo sa rooftop. And dun nga sa picture na pinakita ni Amy, may ubas pa. Di ba ang ubas, may kakaibang requirements yan para mamunga. Yes. At bakit. Paano nyo nagawa ito at ano pong background ninyo ba? Meron kayong background in agriculture para ma-conceptualize nyo lahat ito? Actually, Doc, hindi naman kinakalang yung background. Ang importante kasi yung passion. Kasi kahit may background na kung wala kang passion talaga, di ba? Kasi napaka-importante kasi sa gulay yan, yung meron na tinatawag na tender loving care, di ba? At saka, i-apply mo din yung science concept, di ba? Kasi hindi ako naniniwala sa pagkakaroon ng green thumb, kundi dapat talaga scientific yung approach na gagawin mo. Kasi ang halaman kasi kailangan din ng nutrition, i-provide mo yung kanyang needs, sunlight, water, good soil, at syempre yung tender loving care para maging successful yung mga tanim. Pero kailan po ito nag-umpisa? Actually, itong project ng DepEd, matagal na po ito since 2015, as I mentioned sa DepEd Order Number 89, matagal na ito. Lahat po ng schools ay in-encourage ng department na magkaroon ng gulayan, di ba? Ang objective nito is to mitigate hunger, promote vegetable production among our children through the Health and Nutrition Council. Sila po yung nag-implement na agency ng department. Naalala ko nung kabataan ko talaga, no? Di ba noon, nung elementary tayo, kailangan talagang maggawa ng vegetable garden. And yes, kumbaga, parang tinutuloy ngayon ito. Ang tanong ko siguro is,
sa mga kabataan natin ngayon, hindi ba mahirap na turuan sila or encourage sila to do gardening? Kasi alam natin, iba na yung hilig ng mga kabataan ngayon. Yes. Yes, actually, medyo mahirap i-motivate ang mga bata. Tama po yung sinabi ni Ma'am. Because ito naman po kasi ay part ng curriculum at kailangan po nilang matutunan. So, at least ang amin lang po, ma-introduce natin ang mga basic man lang kung paano sila makapagtanim, kahit makabuhay man lang ng isang klase ng halaman, ay malaking bagay na po. At least alam na po nila ang procedure paano makabuhay ng isang tanim. So yung mga iba naman ay talagang kahit na hindi mo naman po sila inutusan, ay mga presentable po, lalong-lalo na po yung mga batang kung saan medyo lumaki sa probinsya na nag-migrate po dito sa highly urbanized area, talagang nila na po ay maasahan po natin. At tulad din ng aming sinabi noon at sa ating mga magulang na kailangan talagang matutunan din nila ito dahil sila rin po nung sila nag-aral, tulad po yung kinikwento ni Ma'am, na talagang lahat po tayo ay dumaan po sa paghahalaman, paggawa ng ating po mga garden plots, pagtatanim. Opo. So malaking bagay po dito talaga sa totoo nga lang. Ang mga bata nga, pag pinaglinis mo nga ng kanilang ating po mga sa halamanan, pati yung halaman binubunot. Kasi hindi nila po alam, hindi nila ma-recognize. Opo, akala nila damo. Sa mga experiences natin. Opo. Okay. Pati lalo na po yung saluyot na ihalo sa mga halaman, sa mga damo. Talaga lahat yan, ubos yan. Kailangan talaga yung familiarization man lang. Ang mga bata, kaya minsan, kahit na nakakain pa nila ang mga gulay, di lalong-lalo na dito po sa highly urbanized area, sa atin po dito sa NCR. Sa totoo nga lang po, napakahirap ng yung pong makikilalanin kung ano po talaga ang pinagmulan ng kalabasa, paano ba talaga yung actual na makikita mo ang bunga, saan kinukuha, paano ito itanim. Kaya yun po yung mga minsan ay sa amin nakakatuwa naman kapag ang bata kahit papaano natututo po sila. Totoo po yan, lalo pa yung pandemic. Sana merong natuto dun sa mga nagdaan sa inyo at naging plantito or plantita, pero vegetable at nakatulong sa pamilya nila, di ba? Sana yes, meron ganun or may kwento ba kayong ganun na nalaman? Marami po. Actually, yung pong mga ilan sa ating pong mga estudyante ay nung nagkaroon ng agricultural ito sa Department of Agriculture, yung kanilang pantry last week na nandoon si Secretary Dar. Ang isa po doon na medyo mayroon na rin pong position doon ay estudyante ko po. Kaya I'm so proud, nakilala niya po ako nung ako po ipakilala. Nasabi niya, proud ako dyan, teacher ko po yan. Natuto po ako dyan sa kanyang pagtuturo sa agriculture. Nakakatawa ng puso. Dahil nung narinig niya ang pangalan ko, nilapitan niya ako, sabi niya, tinasabi niya, teacher ko po siya nung ako'y nasa elementary. Kaya ako din po ay natuwa ko, natuwa rin si Secretary, sabi niya talaga, teacher mo pala si Secretary. Opo. Alam niyo po, ako sa personally, ang katatanim ko lang at nabubuhay ay munggo. Yun yung pinaka-achievement ko nung elementary ako, nakapagtanim ako ng munggo. Kaya nakaka-proud po na makita ang crop in the clouds ni Sir Silverio na talagang ang dami na nakatanim at namubunga, 'di ba? Na imagine na sa urban ka, sabi nga nila pag once marunong ka magtanim ay hindi ka magugutom. At yun ang gusto natin ipakita sa ating mga kababayan. Ma'am, ang kakaiba doon kay Sir Istorko ay na-i-apply po nila yung mga iba't ibang pamamaraan sa pagpapatubo ng tanim. May-apply po nila yung mga asexual propagation. Meron po sila mga grafted na mga, like mga guapels, yung pumalalaking mga payabas na kung saan nakaka-amaze kasi ang bababa ay ang lalaki ng bunga. Yung pong mga papaya, na ginagraft na po natin na ngayon. So, may-apply na po natin yung mga bagong teknolohiya para po hindi lamang po yung mga dati pong sistemang pagpapatubo, pagpost dito po. Kaya nga po nakikita nyo na naging posible po ang lahat kasi po hindi po tayo humihinto sa pagtutok o pag-aaral ng mga iba't ibang teknolohiya, lalong na po kay Sir Istorko dahil siya po ang naka-hands-on na principal.
Kaya po naging successful lahat ang aming pong mga ginagawa. Sa katunayan po, ma'am, yung pong nakita nyo sa Placido ay ano pa lamang yun, ma'am, kumbaga sa ano eh, siguro nasa wala pa sa kalahati. Sa mga iba pang mga schools na makikita nyo kung gaano po kaganda yung mga nagawa po namin. Nagawa po ng mga teachers, ng mga parents, kasi po kaagapay po natin dito yung mga stakeholders na sila po ay mga tinuturuan din natin, hinihikayat din po natin na maging kabahagi na ang ating program. Na hindi po hadlang po itong pandemic na ito, kundi lahat po kahit hanggang sa ngayon na-extend po. Maikikwento po yan ni Sir Storko paano niya nabigyan ng livelihood ang mga parents, lalong-lalo na nowadays na talagang wala po silang trabaho, nakakatulong po yung kanyang ginawang gulayan. Yan po siya po na po, magmumula sa kanya paano niya natulungan ang mga komunidad. Actually, ang pinaka-umbrella program namin is San Diego Agriculture. Yung cool, di ba? Kasi gusto namin i-change yung mindset ng mga kabataan ngayon na agriculture or farming school. So, kaya na-conceptualize namin itong crops in the clouds. Nakapag-develop yung mga vegetables na very prolific, mamuna, napahaganda ng mga pamumuna ng mga vegetables na ito. So, we want to create a model farm on top of a building para yung mga, kung makita ng mga parents natin, ng mga estudyante natin na pwede pala, possible pala itong idea na ito. So, malilesson yung ma-address talaga natin yung eagerness o yung interest ng mga tao natin na magtanim. Kasi nga, ang concept ng mga tao ngayon, di ba, meron tayong kanta na ang magtanim ay dibiro, di ba, napakahirap talaga yes. magtanim kasi under the heat of the sun, then after a few months, saka magkakaroon ng harvest. Pero dapat ito yung ma-develop natin yung awareness sa mga ating mga tao sa kapaligiran natin, sa mga estudyante natin. Kasi itong mga batang ito, sila yung future generations, dapat mahal nila yung agrikultura kasi ito yung lifeblood ng ating bansa, di ba? Yung food sustainability, di ba? So yes. kahit pa yung technology ay magpatuloy na magbago, pero yung pagkain kasi nandiyan pa rin as long as na may kumakain tao. May tanong po ako, nakipag-partner ba kayo sa ano, sa mga seed companies para mag-provide ng seedlings or saan kayo kumukuha? Ma'am, actually, tayo po ay nakatie up po tulad ng aking sinabi po sa inyo. Hindi po na basta-basta magagawa po ito ng ating pong institution or rather ang DepEd, kundi kung wala po ang tulong ng mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. And even LGUs na kung saan nagsimula po kami sa Joy of Urban Farming through nung Vice Mayor pa si Joy Belmonte. And then, it mas lalo pong napaigting ang aming pong programa nung nagkaroon po tayo ng ugnayan o napakikipagtulungan sa Department of Agriculture mula sa Agricultural Training Institute na kung saan sila po ang nagbibigay po ng free trainings po. Magre-request po ako. Ako po ay laging nakikipag-coordinate po doon kung ano man po yung mga pangangailangan namin at lahat ng kaguruan para mas equip po sila kung paano po nila ma-implement ang program tungkol po sa agrikultura. So yun po ang mga ilang mga paraan na nagawa na po namin at ganun hanggang sa kung saan binibigyan na po kami ng ating mga resources at pinababaonan po pagkatapos matrain ang mga kaguruan ay binibigyan po ng mga kagamitan at nagkakaroon po kami ng hands-on sa lahat po ng aming na kanilang mga itinuro. Hanggang sa ito po nagkakaroon na po ng transfer of learning. Ibinabahagi na po sa bata, ganun din po sa mga magulang at ganun sa mga komunidad. So extended na po ang aming program sa mga magulang kaya mayroon po tayo yung mga binigay ng Department of Agriculture ng mga starter kits, mga growing kits. Ayun po ay mga ibinahagi natin para masimulan at ito po yung minonitor ng mga paaralan na mga sa komunidad na sasakupan through the able leadership ng mga principals at mga coordinators po natin na mga guro na nagtuturo sa agrikultura. So yan po yung mga programs na kung saan na kami po
ay hindi lamang nakapokus sa paaralan, kundi tinuturo na po namin ito sa mga magulang. Kaya si Sir Storco, isa po yan na sana pasimula nito, nakakatulong po siya sa mga walang trabaho dahil po pag nag-harvest po sila, sila na po yung tagatinda natin. At mayroon na po silang kunting kikitain po doon, ibibigay ng mura sa kanila, and then sila itutubo rin ng konti, makatulong po para sa kanilang mga pangangailangan. At press na press po ang gulay, organic talaga ang nakikita nila dahil mismo ang community, sila na po ang nagpo-promote na nagsasabi na galing po ito sa ating paralan. Yan po. Ano naman yan, ano, yung ganyang proyekto talaga. Dati kasi na-involved din ako sa urban gardening, urban farming, na isang seed. Opo. And meron sila yung mga sako, yung mga jute sack, bubutasan. Pwede rin yung bubutasan. And doon itatanim yung talong, yung pecha, yung okra. Yes. So meron din po tayong gano'n na mga technology din na ginagamit. Yes, ma'am. Yeah, we have that, ma'am. Lahat po ng mga paraan, yung reuse, recycle, and reproduce. We in-apply po namin lahat po yan, ma'am. Lalong-lalo na po, sementado na po lahat dito. Good. Ang lahat po ng dito sa ating pong mga paaralan. Kaya po, yung technology na ginagamit natin, nandiyan po yung mga vertical gardening, yung mga nakasabit sa mga container, nakalagay po sa mga container, and even yung rooftop, sementado po yun. Nakakapagtaka. Magtataka ka siguro, bakit ganun kalago ang tanim? Paano po na isagawa? Kasi nga po, nasusunod po natin yung tamang procedure. Dahil sabi ko nga sa inyo, hindi lamang po doon sa natututunan natin na ibinibigay po sa atin ng Department of Agriculture, kundi ngayon kasi pag medyo marunong ka na sa technology, marami ka nang magpapanood sa YouTube na mas ma-improve mo pa kung paano mo magawa kung yung mga kakaibang magpaproseso, paano po mga technology na may pwedeng i-apply natin, lalong-lalo na dito sa atin na kapos po tayo sa espasyo. Pero hindi naging posible, naging imposible po yan. We have enough kasi po doon po sa school feeding program, we really need that. Kailangan mapakain natin sila ng sariwang gulay ang mga bata, yung mga malnourished na bata, dahil po doon po natin kukunin mismo sa ating pong gulayan sa paralan. Oh, kita mo, Doc, nakatipid pa sila kasi dati bumibili sila ng mga gulay na yan para sa ano, school feeding. Ngayon, mamimitas na lang. Yan ang kagandahan na bumibili kang garden. At Doc, makwento ko lang. Sir Roger, ito po ay isang competition, tama? Yes, ma'am. So, pagandahan ang mga eskwelahan, Doc Dina. Yes, yes, actually, ma'am. Just to motivate them also to para naman maibalik po natin yung mga kung paano sila nagtrabaho at paano nila in-implement ang program, ay nagkakaroon yearly po nagkakaroon po kami ng search for best implementer ng gulayan sa paralan program. Mayroon pong mga sinusunod na mga criteria na dapat sundin ng bawat paralan. Kaya po kung makikita po natin lalo na ngayon, kaya nakasama ko po si Doc Chito Sase, nang dahil po sa kanya nakilala po kami ni Mamian, ni Mama Ami pala, sorry. Opo. Yan po, blessing po yung akin pong pag-invite sa kanya sa agriculture nung kami sila po yung nag-evaluate ng lahat ng mga schools na ikangay sumali po dito sa search po namin ng best implementer ng functional gulayan sa paralan program. Na ito po ay magkakaroon po kami ng awarding this coming June 21. Po, ng pangkalahatan sa buong Quezon City. We have 98 elementary schools na aktibong nagpa-participate po dito na aking pong minamanage bilang education program supervisor. Opo. Ayun, bago tayo mag-break, kailangan lang natin mag-break, no? Ito yung katanungan ko naman para kay Sir Principal kasi nakita naman natin madami talaga accomplishments si Sir Principal. Pero ang tanong ko po, ano po yung pinakamalaking hamon sa pagtatayo ng gulayan sa paaralan? Sagutin niyo po yan sa ating pagbabalik. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Ibabalik po ang Agree Ako Dyan. Sir Principal, ang tanong ko po sa inyo kanina, ano po yung mga pinakamahirap o malaking hamon na
inyong pinagdaanan po para maitayo ang inyong gulayan sa paaralan o itong nga tinatawag natin crop in the clouds? Siguro ito ang pinakamalaking challenge na pwedeng ma-encounter. Usually yung funding, kasi nga limited lang yung funding ng DepEd sa project na ito, kasi nga ang main objective talaga ng DepEd is literacy. Kung bagay itong program na ito, isinama ito sa curriculum natin para ma-implement. Kaya yung funding at pangalawa, yung paano mo hikayatin yung mga stakeholders mo, like parents, yung mga personnel, students na sumali, di ba? So dapat ipakita mo na may output ka muna bago sila mag-support. Kaya yun ang pinakamahirap na parte, na dapat may pakita ka muna na ito ay successful itong project na ito, para makipag-ride on yung mga ibang stakeholders natin, the parents, teachers, mga pupils natin. So yun ang mga challenge na kinakaharap ng mga schools natin. Opo, lalo na kung hindi nakikipag-cooperate, no? Itong mga kasamahan natin, isa yun sa pinakamahirap. Sir, ano-ano bang lugar sa eskwelahan ang pwede nating paglagyan? O meron bang, kasi di ba may mga criteria tayo si Roger, di ba? So meron ba limited ba na kailangan yung pathway, yung mga campus front page, corridors, dun lang ba pwede, rooftop, or lahat, basta pwedeng paglagyan ng halaman, pwede? Lahat, well, lahat. Basta pwedeng mataniman, pwede pong lagyan. So, depende yan kung vertical farming, container, urban container, gardening ang gagamitin natin. Aquaponics, meron po kayong aquaponics? Ang San Diego agriculture ay kompleto po. Meron kami containerized gardening, vertical garden, hydroponics, aquaponics, mushroom farm. Lalong-lalo yung mushroom farm kasi pwede siya sa urban setting kasi hindi siya nangailangan ng sunlight, sa nangailangan ng malaking space. Kaya nga, isa sa mga flagship project ko nung nasa kabilang school ako, yung mushroom farm. Actually, mayroon akong vision. Mayroon akong vision sa barangay na yon kasi nga, nakita ko sa school improvement plan ng school na isang reason kung bakit yung mga bata yung pal-absent or kaya hindi nagda-drop sila sa school is because of unemployment or underemployment. Kaya naisip ko, paano kaya kami makakatulong sa community para kahit papaano kung walang opportunity yung mga parents natin ay makapagbigay tayo ng livelihood through the help of our local government, through the help of the Department of Agriculture. Kaya na-conceptualize namin yung mushroom farm kasi ang vision ko doon, yung barangay Santo Lucia to be, kung ang Payatas ay kilala sa garbage dump site, ang Holy Spirit ay urban gardening center ng Quezon City. Ang vision ko sa Santa Lucia naman to be the mushroom grower, grower of Quezon City. Kaya nakipag-tie up kami sa Rotary during that time. Sabi ko sa Rotary, alam nyo, every year nag-donate kayo sa mga schools ng feeding, mga books. Pero para maging sustainable ito, why not adapt our program, yung mushroom farm namin? Kung ito ay maging productive, magkakaroon na employment yung mga parents natin at yung revenue na mag-generate dito, pwede magamit sa different school programs like sports program, journalism, na hindi na kayo mag-donate ng pera. So, ma-recycle talaga yung yung pondo na pwede i-donate ng Rotary. Kaya naghanap sila ng donor from abroad. Diba? Mayroon silang tiyatawag na counterparts abroad. At after 2 years, nagbunga na. So, I think Korean yata yung nag-donate ng $40,000 para sa mushroom farm ng San Diego. Wow! Malaki yun, ha? Malaki ang narating siguro nun. So, yun po bang mushroom farm or garden ngayon na yun? Nagsusupply ba siya ng mushroom sa mga restaurants o binibenta lang direct sa mga palengke or pantries or wherever? Actually, yung sa school namin, sa San Gabriel, dating school na pinanggalingan ko, ang pinagtitinda lang namin mga teachers kasi sa teachers pa lang, ubus na eh. Sa mga gate, oo. So ngayon, kung mas malaki itong project na yan na i-adapt ng Rotary, so para tingnan yata yung mga machines na pre-procure ng Rotary para sa production ng mushroom. So hopefully, buong community ang masusupplyan nila at mag-generate ng employment para sa mga tao. And sir,
kasi di ba pinag-uusapan natin urban gardening ito, at hindi lang ito urban gardening, meron tayong mga recycled materials na ginagawa dito at ginagamit. At nakakatulong ba yung segregation sa ating mga sa garden? Saka anong reaction ng mga estudyante nung sinabi mo na magga-garden tayo dito? Actually, kung makikita niyo dun sa video presente, yung sinuot na video kahapon, yung ginamit natin mga sako na pinagtaniman ng talong, yung mga 5 liter na galon, ginamit namin pagtaniman ng onion spring, maganyan. Yung mga balde ng pintura, ginamit namin pagtaniman ng cauliflower. So, yung mga garden waste namin, meron din kaming compost bin na maliit doon. Doon namin binubulok yun, then eventually pinapakain namin sa aming vermiculture, sa African Night Crawler, para mag-generate ng fertilizer, organic fertilizer para sa mga halaman namin. So talagang nakakatulong ito, side by side yung gulen sa paaralan at saka itong pinatawag natin na solid waste management ng paaralan. So sabi ko sa mga personnel ko, huwag na huwag kayong magtatapon. Konti na lang dapat ang itatapon natin na basura. Dapat yung mga hindi na magagamit. Pero yung mga napukulok, yung mga pwede recycle, gagamitin natin para mabawasan yung basura natin sa paligid. Totoo. Nakita ko, ewan ko, nabanggit ko yata kanina, yung nakita ko yung gulayan sa paaralan sa Placido del Mundo Elementary School. At ang dami po na yung soft drink bottle na empty na kinat nila pare-parehong kulay. Ang ganda nga kasi pare-parehong kulay, pinagsama-sama nila. Yes, meron din yung mga lalagyan ng yung tawag dito na cooking oil yata yon, yung kulay din. Ketchup, ganun. Mga seasonings. Yun. So, po to? Pinapadala natin sa mga estudyante. Magdala kayo ng ganun. Lahat, dali nyo sa eskwelahan. Actually, ma'am, pagdating sa mga ganyang mismo na po sila na po ang nagbo-volunteer. Depende po yan sa motivations or rather sa topic na yung kanilang pinag-aaralan. Let's say, nandun po sila sa itong sasabihin natin na itong recyclable material. So, ang mga bata, agad-agad nakikipag-anuhan na sila sa kanilang magulang na mami, huwag niyong itatapon yan, huwag niyong ibebenta yan dahil pakikinabangan yan, kailangan namin yan sa paaralan. Kaya mismo sila mami, mga magulang, dahil nga po sa pag-introduce po natin na nakikita po na tulad ng nakita ni ma'am, yung pong mga paggamit po ng mga patapong bagay na naging kapakipakinabang, mismo sila rin ay nagkakaroon na po sila ng idea na this time, yun na rin po ang kanilang ginagamit instead na sila po ay bibili pa dyan. At bukod pa dyan, ma'am, alam niyo po, talaga sa totoo nga lang dito sa amin, lahat ng paraan ay ginagawa natin para magkaisa po namin sila lahat sa programa. Nagkakaroon po kami rito ng bayanihan. May bayanihan sa gulayan sa paralan. Lahat po kaming mga EPP teachers enthusiast, yung pang mga talagang magkakasama, magkakagrupo sa bawat congressional districts, mayroon po talagang umiikot sila once a week sa mga paralan na tumulong. Tulungan ang isa para lahat po kung anong mayroon sa ibang school ay mayroon din po sila. Kasi ang napakahirap talaga na talagang paggawa nito ng gulayan sa paralan, yung paano mo simulan. Pero once na nakapagsimula ka na rito, tuloy-tuloy na rin po ang ating pong programa. Kaya ganun po ang system ang ginagawa natin, yung pakikipagtulungan ng bawat isang bayanihan system. Yan po ang isa sa naghikayat para lahat po ay magkaroon po at magagawa, may isagawa itong programa. Yan. Ang daming positive values na naituturo itong gulayan sa paaralan na to. Yes, ma'am. Hindi lang sa mga bata, pati sa mga magulang at sa yung mga kapwa teachers sa mga yes, magkakadistrito. So nakakatuwa na sana tuloy-tuloy itong programang ito para sabi nga natin kasi yung mga kabataan ito yung pag-asa natin and in the future. Yan nga po. Dapat mapangalagaan talaga si Mother Earth. Yun yung isa sa aking advocacies din, yung pangangalaga kay Mother Earth. Ang question ko po ay itong pandemic. So paano po yung mga garden sa mga paaralan ngayon at hindi naman po pumapasok ang mga kabataan ngayon, ang mga mag-aaral? Hindi po ma'am naging hadlang ang pandemya. Ganun pa man, patuloy po na kung ano pong itinuturo sa online.
ay dapat magawa o maisagawa man lang ng simpleng pamamaraan sa kanilang paaralan. Kaya po, ang mga paaralan ay namigay po ng mga starter kits, mga grow kits, na kung saan doon po silang pasimula na magtanim at itinuro doon ng mga kaguruan at minomonitor po natin kung gaano po ba naging successful ba ang kanilang pagkasimula o pagtatanim. So, kaagapay po natin, kasama po nila ang kanilang magulang na mismo na nagtatanim. Kaya ngayong isang nanay, nanay at ang anak, ay mismo sila ang nagtutulungan para magampanan po nila. Kahit man lang sa maliit na espasyo o yung mga recyclable materials, yung mga pet bottles na nakita nyo po ma'am sa Placido, ay nakakapagtanim din po. Sa maliit na espasyo, sabi nga namin, sabi ko nga kanina, isa o dalawang variety man lang ng maitanim at mapatubo ng isang bata, ay malaking bagay na po yun na nagampanan niya sa sarili niya. At yung tuwa kung paano niya nagawa. Parang tayo rin ma'am, lalo na po hindi po natin alam paano magtanim. Yung makapagpatubo ka lang ng tanim eh, parang yung pong siguro yung kasaya na bakit tumubo yung tanim mo ay hindi mo na maipaliwanag halos. At halos nandun ang focus mo minsan kung sakasakali na maikaw magawa mo. Yung sense of accomplishment siguro nandoon, yes, na nakapagpatubo ka. At aside from that, napakain mo yung pamilya mo, lalo ngayong pandemic, di ba, na hindi ang hirap lumabas. So nakakatuwa na, ano yung pinipicturean nila yung plant nila every week? Eto na, oh, laki na ng plant ko. Yes ma'am, may progress report ma'am, may progress report po. Nire-record din po ng mga teachers at kami rin po, ako ma'am, nire-record ko rin po sila na they have to submit their quarterly report. Okay, wow. Yung progress report po, hanggang makarating po sa harvesting po, hanggang year-round po, kung paano po na isagawa ang program. Yung sustainability kasi dito ang mabigat. Yung paano mo natin masustain ng buong taon. Opo, kasi mayroong maraming nangyayari na ningas pugon. Nagsimula lang, nasimulan hanggang sa wala na po, bandang huli. Pero dito po, ang lagi naming ginagawang amin pong itinuturo yung paano natin masustain. Kaya nga po, andyan po ngayon ang San Diego na tutugon para sa lahat ng pangangailangan dahil po siya po ngayon ang itinalaga at kinilala ng ating division through yours truly, in-endorse ko po yan, na magiging sentro o lighthouse. When we say lighthouse, siya po ang pagmumulan ng lahat ng needs kung sakasakaling anong mayroon po sa San Diego na maibahagi niya sa mga kalapit na mga paaralan. Nagkakaroon po kami ng exchange of varieties of seedlings. Let's say, kung anong mayroon sa San Diego na wala po sa amin, pwede kaming magpalitan, magpalit-palitan. At mayroon din kaming even sa mga buto. Yung pong ating pong paano natin na ikangay maparami at maisave yung mga buto na pantanin. Yan po ang ginagawa ngayon. At sentro po dyan, ang lighthouse po natin ay yung San Diego Elementary School. Nakakatuwa naman. Congrats po, Mr. Grace, di ba? Parang matawag na lighthouse, di ba? Ibang honor. Yes. Miss Amy, minabasa ako na para daw maging habit ang isang bagay, dapat gawin mo siya tuloy-tuloy ng 21 yes, days. Yes, okay. Itong project na to, I'm sure magiging habit na to ng mga bata kasi more than 21 days nilang ginagawa na to, magiging parte na to ng kanilang buhay at kanilang paglaki. So, ang galing na hanapin na nila to, Doc Lina. Oo. Nakakatuwa. Sana marami pang maging kamukha niyong dalawa na makapagdulot ng inspirasyon sa mga kabataan para mahalin, sabi niyo nga, agrikultura. Tayo, ako Quezon City din ako eh. Talaga, ma'am. Oo, andito lang po ako sa Congressional Avenue Extension, so malapit lang. Sana marami pa yung matulungan nating kabataan at matutong magtanim kahit nasa urban setting tayo. Opo. Kaya ako, Doc Lina, parang itong project na to ay isa sa pinakamagandang project na nagawa, no? Kasi imagine, sa natuturo nyo, hindi lang yung pagtatanim eh, yung volumes, yung patience sa paghihintay. Tutubo ba to? Pag namatay, ano gagawin ko? Maghihinto na ba ako sa pagtatanim?
Diba? Na mumold natin yung mga bata na mas mag-isip ng mas malawak kumpara dun sa nakakulong pa lang sa loob ng kwarto. Yun yung nakikita ko dito. At the same time, yun nga yung pagmamahal sa ating inang kalikasan dahil ang ginagamit natin ay recycled yes. materials, di ba po? Correct. At yung healthy living na tinatawag natin kasi sa ating pagtatanim, hindi lang po tayo kakain ng healthy. Exercise din to eh. Di ba? At nasisikatan ka ng araw. Agree ako so, dyan. So, ang dami pong beneficyo. Yun yung yes. nakikita ko. Kaya naman pagkagandang proyekto ko ito. Oh, yung pag-operation, yung sinasabi nila na nag-exchange sila ng mga seeds, that's kumbaga very laudable talaga na practice na ginawa ninyo na hindi lang nyo sinolo, shinare nyo yeah. pa sa iba yung inyong nalaman. Yeah, true. Ma'am, we created a group chat ng bawat congressional districts. From there, nagko-collaborate po yan. Nakikita po nila kung doon mo makikita doon natin mga kung ano po yung pangangailangan ng bawat isa na kung saan kung sino man po yung mayroon ibinabahagi niya at pinapapalitan din po niya nung gusto niya na mayroon din po sa iba. Kaya kumbaga sa ano sa amin nagkakaroon po ng sharing po ng kung ano man para hindi lahat lang sila ang mayroon kundi mas maparami pa, mas lumago, mas maparami ang ating mga tanim. And Doc Lina, knowing na competition to at merong mananalo, ito ay healthy competition. Ang yes. nag-benefit talaga dito hindi lang yung winner, kundi lahat. Kasi natututo ka, may makakain ka, di ba? Talagang sabi nga namin, napakahirap. Kahit na po, andyan po yung ating pong commitment. Kung wala rin po tayong resources, wala rin po mangyayari. At ang isa pang naging positibo dito, yung pong sinuportahan po ng aming Schools Division Superintendent ang aming pong programa kasama ng mga namamahala sa amin like Assistant Schools Division Superintendent at ang aming pong chief na naniniwala po dahil ang aming pong ginagawa ay talagang malaking tulong at nagbibigay pa po ito tulad ng sinabi ni Ma'am, hindi lamang po sa ating pong mga fresh na kinakain, lalong-lalo na sa ngayon, nagkakaroon ng shortage of ating pong pagkain sa ating yes. pagkainan. Bagkos ito pa po ay nakakatulong sa ating kalikasan dahil nasisinop natin, na isisave po natin ang ating pong kalikasan, napapangalagaan natin, na ilalagay natin sa tama ang lahat ng pamamaraan para maisaayos ang lahat at nagiging ehersisyo pa, lalong-lalo na po yung mga taong wala pong ginagawa at na-layoff po sa trabaho. Kaya malaking tulong nagagawa natin na uso si Plantitos Plantitas just because of this, hindi lamang nakapokus sila doon sa kanilang ornamental bagko sabi nga namin, gawin po natin na mas mahigit pang pakikapakipakinabang kung anong po ang maitutulong ng ating pong division at ganun din sa mga paaralan within their community. Kasi iyan po ang ginawa ko sa criteria na hindi lamang po sa school i-evaluate ang nagawa mo bagkos kung paano mo ito na ibahagi sa komunidad. So yan po ang napakagandang challenge sa lahat. Yes. So Miss Amy, ang premyo, pinakamabigat na premyo ay yung bragging rights nung nanalo yes. at yung opo. Impact ng taong yon sa mas nakararami. I think yun ang pinakamagandang premyo nung kung sino man yung magiging winner sa June 21. Opo. Ang sa kanila ma'am, yung makilala lang po yung kanilang pinagpaguran, ma-recognize lang po. Lalong-lalo na't nandiyan po kayo. Sabi nga namin, mayroon kaming interview ni Sir Storco. Sabi nga ng division namin, wow, great accomplishment po yan. Sana nga po, magiging eye-opener sa lahat na ika nga yung ginagawa natin ay dito po na po. Hindi lamang po ito sinimulan bagkos ito po ay masustain at magiging kaaya-aya sa lahat na tularan mm-hmm. hindi lamang po sa ating division kundi sa iba pang mga karatig division within National Capital Region. Yan lang po. Sir Principal, ano ba itong grand launching na ito? At kailan po ito para maihanda natin? Actually, mayroon kami binabalak ni Sir Roger na agro-industrial fair. So lahat ng mga ginawa ng mga bata natin, mga teachers natin ay gusto namin i-showcase dito sa school namin sa bawat schools, yung 13 schools sa Congressional District 2 ay magkakaroon ng mga booth, i-display yung mga gawa nila. At the same time, Harvest Festival na rin ang aming paaralan sa gulayan sa paaralan.
Kasi actually itong Gulen sa Paralan, kasusubang ko rin sinabi ni Sir Roger kanina, nanganak na rin, kung baga nag-evolve na rin. Since walang face-to-face, meron yung Gulen sa tahanan. So, isang branch out itong project. Kaya yung mga parents natin sa mga bata involved pa rin sila kaya yung face-to-face na contact sa mga. Opo. So, sir, kailan po ang ating agri-fair? This coming July. So, bago mag-close yung school year. So, parang culminating activity ng division namin tsaka ng school namin yung project nito. Yan. Looking forward po tayo dyan. Dok Lina, Quezon City ka lang. Oo nga, ang lapit ko lang. Yes, ma'am. Talaga. Sana nga po, asahan namin kayo dito, ma'am, yung agro-industrial fair. Ano po? Yes, malaman lang namin in advance, nandun kami. Amy, kung hindi ka pwede, ako pupunta ako. And kasi it's a form of recognition din doon sa efforts ng mga bata. Baka nga mga pamilya, di ba? O yun, mga pamilya ang sumali dito at ipakita ko ano ang kanilang ginawa. And sabi ko nga, nakakatuwa kasi it's a positive affirmation or sharing of positive value sa mga kabataan. Hindi lang sa pagmamahal sa inang kalikasan, sabi mo nga Miss Amy, but yung pagmamahal din sa agrikultura na nawawala na. Lalo sa urban setting na ang alam lang puro gadget and kung ano mga pinagkakaabalahan. At kung maka-impluensya tayo ng isang buhay, isang kabataan na magmahal dito sa ganitong ginagawa natin, it's malaking bagay na to para sa ating lahat. Tama po yan. Yes. Opo. Kaya nga, Sir Roger and Mr. Principal, Sir Silverio, maraming salamat po. Saludo po kami sa inyo at patuloy po sana ang inyong mga proyekto. Mabuhay po kayo, Sir. Maraming salamat po sa Manila Times TV sa opportunity na binigay niyo sa amin. Thank you. And Dok Lina, thank you din po. Thank you ulit, Miss Amy. Always a pleasure maraming, to be maraming here. Maraming salamat po sa inyo at nang dahil po sa inyo ay mas lalo kaming namumotivate na mas ipagpatuloy namin at pagandahin pa ang aming programa sa pamamagitan po ninyo. Opo. Thank you po ulit. Bye po. Yes. At sa ating mga kababayan, hanggang sa muli, ito po ang Agri Ako Dyan. Agri Ako Dyan. Agri Ako Dyan.